morning, Internet World! Kumusta po kayo? Mototinta TV po muli. So, full sleeve session mga katinta, and we're down to the second session at nasa lower part na po tayo ng kanyang arm, no? So, bali, ang una pong ginawa natin mga katinta is dun sa may kanyang braso, no? At yung cover-up. Ayan, cover-up po yung ginawa natin sa taas, which is neotrad. Dahil meron po siyang existing tattoo na medyo hindi kaaya-aya at ayun niya, tinakpan natin ng neotrad na design. Ayan. So, yung pangalawa naman is yung koi fish. Ayan, dito sa kanyang inner part ng kanyang forearm. At yun naman ang pangalawa na session natin. At sabi niya, kuya, pababuo na natin to, full sleeve natin tong braso ko. So yun, ito na po yung aming third session at nasa lining process na po tayo. Pero itong session na to mga katinta is ginawa kong 2 session dahil medyo gipit na rin sa oras, ano, at medyo hapon na nung ginawa namin. Pero okay lang, para mas maganda kasi ang 2 session dahil makikita mo pag nag-heal na kung ano yung kailangan mo pang i-retouch. Ayan. Lalo na sa mga full sleeve mga katinta. Pero hindi ko naman sinasabi na hindi kakayanin ng isang session lang. Marami tayong mga tattoo artist na magagaling, mga malulupit, na kayang gawin sa isang buong session ng isang buong kamay. Pero sa akin kasi mga katinta, every 6 hours. So 6 hours lang po ang pinaka-maximum ko pag gumagawa ako ng tattoo dahil mararapture po or magsusugat yung skin. Like matatrauma ang ating skin pag ganung katagal. Imagine mo, 6 hours of pain, walang anesthesia. Kahit sabihin mo may break time, kahit sabihin mo may topical anesthesia, para sa akin kasi mga katinta is yun na yung pinaka-maximum na pain ng isang tao. Depende na lang kung talagang matibay yung ating client. Pero sa prinsipyo ko as being an artist, based on my experience, hanggang 6 hours lang po ako nagtatattoo, lalo na sa mga big piece. Kung talagang hindi na kaya, in the next session natin. Kagaya po nitong ginagawa natin ngayon. So first session po is lining muna ang ating ginagawa, and then the following session will be the shading or coloring, or yan, color packing mga katinta. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Tomorrow for sure. Alright, so yun mga katinta, second session na po after 2 weeks. At ito na po, kinukulayan na po natin ang ating piece. So ayan, nandito na po tayo sa part sa may bandang muka. At skin tone po ang ginamit natin dito. At shoutout nga pala sa ating ink na ginamit, which is Artek. Ayan, tangkilikin po natin ang ating Pinoy products. Ayan, sariling gawa po ng ating kapatid na kapwa Pilipino to. Kaya suportahan po natin mga katinta. At sa needles naman mga katinta is 15 RM po yung ginamit natin. Yun po yung flat na parang brush pero pa-curve po yung kanyang dulo. So the reason kung bakit ito yung gusto kong gamitin lalong-lalo na sa pagkulay is napaka-smooth niyang gamitin at pwedeng-pwede mo siyang gamitin lalo na sa blending. Ano, pag blend mo ng dalawang kulay is napakaganda. So pwede naman yung 15 Magnum pero sanayan lang talaga, dito po talaga ako nasanay, no, na gamitin dahil lalong-lalo na sa paggawa ng portraits, sa mga colored portraits na may blending, ang sarap gamitin. So depende na rin po sa mga artist kung ano po yung nakasanayan nilang gamitin na needles. So hindi ko naman sinasabing hindi pwede to, hindi pwede dyan. So gamay-gamay lang yan mga katinta. Tapos sa liner naman is 5 liner. Ayan, 5 RL po ang ginamit natin. The reason kung bakit manipis dahil malalaro ko po lalong-lalo na po yung sa paggawa ng power lines sa mga makakapal na linya. Ayan, pwede ko pong i-adjust yung kapal, then nipis nung lining ng ating subject. At sa ink naman na ginamit natin sa ating lining, ito po yung dynamic na triple black mga katinta. Napakasarap gamitin, lalong-lalo na po pag gagawa kayo ng tribal or yung mga solid black colors, mga Polynesian, ganun. Napakatindi, napaka-vibrant po ng kanyang pagka-black, ano. Ang sarap niyang gamitin.
And pagdating naman sa color sequence, mga katinta, bali ang ginagawa ko kasi is nag-i-start po ako sa dark colors. So inuuna ko muna yung mga dark colors papunta sa light. Dahil pag inuna po natin yung light colors, magmamantsa po siya, lalong-lalo na po pag nasimulan nyo na po yung light and then gagamit kayo ng dark. Pag ipinunas nyo yan, magmamantsa po yung dark colors sa light. Yan. So di ko naman po sinasabi na hindi pwede yung ganoon, pero sa akin kasi yun na po yung nakasanayan ko. Inuuna ko po yung dark and then papunta po tayo sa light colors. Yan. So yun po yung technique na ginagawa ko. Bali subjective naman po ito, hindi ko naman po sinasabi na ito yung tamang proseso, pero dun po kasi ako nasanay at dun po ko napapadali yung aking gawa at napapa-organize ko ng maayos. And advice ko po, lalong-lalo na po sa mga client na gusto magpa-full sleeve or half sleeve. So bago po kayo pumunta sa inyong tattoo artist, no, ang gawin po ninyo, kumain po muna kayo ng madami. Make sure na may laman po yung tiyan ninyo, dahil pag gumagawa po ng ganitong pyesa is napakatagal. So siguro na, yun nga, gaya na sinabi ko, nasa 6 to 8 hours sa isang araw yun po yung pinaka maximum. Syempre may kasamang break, pero mas maganda pag mas mataas yung sugar level niyo, like magbaon po kayo ng chocolates ganun or candies para mas intense, para tumaas po yung pain tolerance niyo, dahil with the higher sugar sa inyong katawan, mas mataas po yung pain tolerance sa inyong katawan na yan. So yun, kumain na madami, huwag magpuyat, huwag po kayong magpupuyat sa gabi, para alam mo yun, syempre inaantok ka pagdating sa umaga tapos magpapatattoo ka, no? Medyo no-no yun. And so mga katinta, ito na po ang third session natin. Ayan, malapit na po natin mapuno. Inner arm na lang po dito sa kanyang bicep, mga katinta, ang gagawin natin. So yun, kita-kits sa next session.